Nika, ano yung reklamo mo? Doon po sa ex-boyfriend ko. Nung naging kami, after 3 months, nag-start na siya mambugbog hanggang sa nakautang siya ng halos umabot 200,000. Pati yung bahay, yung laptop ko, yung pang DJ doon, tsaka yung cellphone ko, ayaw niya isauli. Ano bang tapaw nitong lalaki? Manager daw siya. Pero every time na sasabihin niya papasikatin niya yung model, laging bagsak ng model sa club. Meron pong kasama dito na dalawang girls. Pinicturan niyo po sila ng nakahubad and then these two girls pumayag thinking na yun po'y gagamitin para sa ad campaign ng isang clothing company. E yung pala, for your own consumption. Mamaya sir, intayin mo kami dyan, kasama yung mga pulis, i-checkin po yung mga gamit ni Nika. Sige po. Asa na si Mike? Hindi ko alam. Usapan, dapat kakasuhan natin siya, di ba? Okay. Nabanggit din ni Kapitan, on air sinabi ni Sir Rafi na talagang pwede siyang makasuhan ng human trafficking. Today, dapat pupunta tayo ng CIDG para magsamba. Kaya lang, kagabi, tinawagan kita, nabanggit mo sa akin na nagbago yung isip mo, tama? Opo. Ano yung plano mo ngayon? Tumawag kasi sa akin yung mother ko. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, patawarin ko na lang daw yung tao. Mm-hmm. Dahil kahit sila, ayaw nila na magulong buhay sa akin. Kung kay Mike, wala naman halos mawawala. Okay na daw na kabayaran siguro yung nasira siya sa tao, nawalan siyang trabaho tsaka bahay. Huwag ko na daw pukulong. So, Sir Michael, aware naman po kayo na lumapit si Ma'am Nika sa amin, ano? Yung mga ginawa niyong pananakit, pambubugbog, nung nagsasama pa kayo. Nung araw ho na yon, nagpunta kami sa bahay niyo, kung saan ho, doon kayo naninirahan. Kaya lang hindi namin kayo naabutan. Nasaan ho kayo nung araw na yon? Yung mga time kasi na yon, syempre, una-una, natakot din ako. Pinayuan din ako na hanggat maaari, huwag mo nang sumipot. Kasi syempre, yung galit din kasi inaano ko eh. Saka sir, nung araw na yon, pwede ka naming ipadampot kung naabutan lang namin kayo. Actually, nung time na yon, talagang nag-ready na rin ako. Kaso yun nga, dala na rin nung mga iba't ibang mga sinasabi ng tao. Medyo, siyempre, nag-panic din ako eh. Kaya umalis muna ako. Nika, sobrang sorry. Humingi ako ng tawad. Pasensya na talaga. At kailangan na rin talagang ayusin ko na yung buhay ko kasi mag-isa na lang ako. Kumbaga, iniisip ko kasi kung magkakaroon pa ako ng problema, paano ko rin mababayaran yung utang. Ilan taon na ho kayo? 37. Ma'am Nika, ilan taon ka na? 22 po. Oo. Kasi sa edad niya, kasi nabanggit mo sa akin no, na talagang, tama ba, minahal mo naman itong si Michael? Dati po. Bakit mo nagawa na bugbugin ng walang kalaban-laban yung babae? Na alam mo naman sa sarili mo na minahal ka talaga? Kaya na magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tutuloy ko yung kaso. Hindi, hindi naman po. Kumbaga, syempre mahal ko rin yung tao. Maayos naman kami yan, masaya naman kami. Kahit naman dito sa lugar na to, na alam naman nila na naging masaya rin naman talaga kami. Siguro dahil lang po talaga sa mga hindi inaasahang pangyari. Financial na rin. So yun na ho yung dahilan nyo para saktan nyo ho itong si Ma'am Nika? Hindi naman po. Parang baga kasi yung takot ba? Kasi syempre mahal ko yung tao eh. Ayokong mawala. So yun yung way mo ng pagmamahal? Mananakit ka? Hindi naman po sa ganun po. Dala lang din siguro ng ano ka ba na mawala siya. Sa tingin niyo, sa ginawa niyo, sir, hindi ba siya mawawala? Wala na po akong magawa. Di naman po sa mga babae na aligasyon ni Ma'am Nika, yung po mga nagpunta sa aming opisina, ipinapasok niyo sa isang KTV bar. Okay naman po yun, may ano naman siya. Pero hindi naman po kumukuha ng kahit anong kaukulang parang commission or something. Kasi yung mismong company naman yung nagbibigay po ng, sa mga babae. Ano mo, magsalita ka na lang ng totoo kasi the more kasi nagsisinungaling ka, lalo ako nanggigigil eh. Pag naghahanap ka ng babae, dapat sabihin mo yung totoo. Hindi yung ipa-front mo yung modeling, alam natin dalawa yan. Ipina-front mo yung modeling, pina-front mo yung girl group, tapos ang uwi. Hindi, yung sa girl group naman kasi, di ba, meron naman. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng problema. Hanggang ngayon, binubuo mo, wala pa, di ba? Hindi, meron silang event. Meron naman ako materials, may na ano, hindi ko na alam. Ang tagal ko na kayo umalis sa bahay, wala pa rin yan. The more na may dinideny ka, the more na may hindi ka sinasabing information na
dapat na malaman, lalo ako magigigil kasi hindi, talaga. Hindi, wala naman talaga. Sorry, wala talaga. If ever may nanakit sa akin, no, bigla ako nawala, siya yung sisisihin. Tsaka yung utang niya sa akin na sana mabayaran. Kasi pinaginapan ko yun sa events yun. Nasaan yung camera pala? Yung camera nandyan. Pwede ko naman i-surrender. Tsaka dinilid ko na naman lahat talaga. Kasi based naman din dun sa unang sinabi ni Sir Abu. Inano ko na. Eh, siyempre, kailangan ko rin makita. Yes, hindi naman yeah, pwedeng mm-hmm. ikaw lang. Kailangan namin ma-assure, sir, na wala ka na kahit isang features ng mga bata. So, anong plano mo, ma'am, ngayon? Magpa-file ka pa ba ng kaso laban sa kanya? Bayaran ko na lang kung ano yung... Tsaka alam mo naman, di ba, buhay ko. Napahiya na ako sa lahat. Inisip ko rin paano rin ako makabayad sa'yo. Tsaka paano rin ako makarecover. Kaya nga pumunta doon talaga, parang pakulong ka eh. Papakulong talaga kita. Mabayaran mo o hindi yung pera. Hindi. Salamat ka talaga, mabait na anay ko. Kung hindi lang ako sinabihan ni mama, itutuloy ko lahat ng kaso sa'yo. Alam mo, hindi mo kasi alam yung trauma binibigay mo sa iba eh. Puro kasi iniisip mo, ikaw. Minahal ka na nga, tas ganyan pa ginawa mo. Sabi nga na nga ng iba eh, bulag ka ba? Ala na bang iba? Alam mo namang hindi ko pinasin yung mga ganun dati, tas ganyan pa. So ngayon ma'am, anong plano mo? Magpa-file pa po ba tayo ng kaso laban kay Mike? O gusto mo na lang makuha lahat ng mga kailangan mo at yung pera na sinasabi mo na utang niya sa'yo? Maraming magagalit sa desisyon ko, ma'am. Siguro hindi na lang. Sinusunod ko kasi yung nanay ko kasi yung mga taong nagsasabi sa akin. Sir, anong masasabi mo? Kasi sa kabila ng ginawa mong pananakit, panbubugbog, paggamit dun sa mga bata na walang kamalay-malay, pero ito pa rin si Ma'am Nika. Siyempre, malaki pasalamat ko kasi kahit ganito na umabot na sa ganitong sitwasyon. Nika, salamat. Kahit na umabot tayo sa ganito, ginawa mo pa rin akong patawarin. Hindi pa naman kita pinapatawa, di lang kita ikukulong. Pag may nanakit sa akin, pag nawala ako, may nangyaring di maganda kahit saan sa buhay ko, ikaw yung babalikan ko. At utang na loob, bayaran mo yung pera ko. Pinaghirapan ko yung sa events. Nandito ako, kaya humarap ako dito. Yun naman talaga eh, kaya kinukulit kita. Kaya ako yung kumulit sa'yo. Tigil na may paninira mo sa akin ha. Hindi, wala na. Stop. Oo, ngayon, syempre stop na yun. Wala ka nang pagsasabihan eh. Yung bahay. Yung plano mo doon? Tuloy. Akala ko uwi ka sa inyo. Hindi, kasi wala, alam mo naman yung bahay, wala rin naman ako naman. Tsaka masaya naman ako dito. So yung mga gamit mo, nandoon sa bahay, anong plano mo doon, Ika? I-hold ko yun. Pwede naman, hanggat di ako nakaka... Bayad? Oo. So pag-usapan nyo dito, magkano yung utang niya, ma'am? 200,000. 200,000, so dapat may time frame tayo dito. Within 3 months. Kang umiti, nabibisit ako. Huwag ka lang umiti, Mike, para hindi siya ma'am. Umiti ka pa eh. Umiti. Ako mo umiti sa akin. Kasi ganyan. Shimango ka, yung ano mo, yung shimango. Ngayon lang po kami nakita ulit. Kasi pagkaan. Umiti ka pa na, ako nagagalit eh. Kasi kahit ako, pag ganito, mamimiss ko talaga. Hindi ko lang alam kung bakit nasasaktan mo pa yung ganyang itsura. Sa hayop na yun, nagigil ako. Pag sinasaktan mo to, anong naisip mo? Wala po. Anong wala? Hindi wala. Ha? Hindi. Pagmamahal yun? Kami nakakasigurado na wala kang kopya. Kasi pag lumabas naman yan, possible naman na magkaroon ako ng problem. So alam mo yan, malinaw sa iyo yan, ha? Kasi talaga sir, pag may lumabas at may bumalik sa amin, ikaw ang sisisihin namin dito. Sige po, sige. Di ka ba nangihinayang kay Nika? Okay. Hindi, masaya na siya. Pag kung saan siya masaya, masaya na rin ako. Hindi siya masayang binubugbog mo siya. Masiyahin si Mike, no? Makakapanggigil nga mo kasi alam niyo yung nandito na tapos tatawa pa siya. Hindi naman ako tumatawa. Eh, tawag mo dyan. Paano di mo naman ako halaga? Ito naman ako talaga. May nakakabwisit, ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Sina Nika Pauline Lamelo at Michael Emperikit at sila ay nagharap sa tanggapan ng Barangay 7985. Dapat bayaran ni Michael Emperikit 200,000 pesos na utang niya kay Nika. At kung sakali naguluhin ulit ni Michael si Nika at may masamang mangyari kay Nika ay si Michael Emperikit ang taong dapat imbisigan ng mga kinaukulan. September 4, mag-aarap tayo rito ha. Kasi hindi para tayo, sa kabayaran? Hindi, hindi tayo pwede sa iba. Dito talaga tayo. Dito natin i-close lahat. Okay. Ha? Para magkaalaman tayo kung nagbayaran o hindi. Nika,
Thank you talaga sa lahat. Yun naman po sa mga naibigay ko nga sa Works as CCA. Pasensya na, hindi ko naman din in-expect na aabot dito. Hello, Sir Rafi. Salamat po ulit sa pangalawang pagkakataon. Nagdesisyon po ako na hindi magsampa ng kaso kay Mike dahil po sa nanay ko na nakiusap sa akin na patawarin ko na lang. Dahil ayaw niya ng magulong buhay at lalo nang ayaw niyang magulo yung buhay ko. Matanda na kasi yung nanay ko, tsaka siya yung papakinggan ko. Salamat po. So.